Congressman Neri, you mentioned agriculture, industrialization. To clarify ko lang po, ano, when you say industrialization and then national, you want it, yung mga industries natin must spread all over the country. So, kasama yung mga provinces, ano, hindi lang concentrated dito sa mga Manila. Kasi for two reasons. Una, ang mag-fuel ng national industrialization, ang gobyerno siya, pero ang local business natin, hindi yung foreign business. So, how would you encourage the investors to set up their businesses dun sa mga provinces? No, ang investor ko is Filipino. Filipino mismo? Foreign investment is a secondary. Okay. I mean, hindi ko maintindihan ang gobyerno. They always said na ang main engine of growth natin are foreign investors. Mm-hmm. Kaya everything is for foreign investors. For example, alam nyo ba sa 2016 budget meron dyan 4.8 billion pesos para bayaran natin ang kuryente ng Amgen, Texas Instruments. Sabi ko, bakit natin babayaran? Investors sila. Hindi nga tayo maka-afford ng bayad ng kuryente natin. Kuryente pa ng mayayamang lupa. Ayaw nga natin bigyan ng 4 billion pesos ang SSS pension. Tapos babayaran ng kuryente. Meron yan 30 billion pesos, risk management. Pambayad niyan sa income tax ng malaking korporasyon. Hindi ata tama yun. Matapos babayarin yung income tax nila, eh nang may bill ako na pagbayad yung income tax, ayun na nila ka na. Kasi mawawalan daw sila ng 29 billion in revenues. Pero may 30 billion sila pambayad sa income tax ng mga mayayaman at tapuhan ng sovereign governments. So sa akin, bumus ka kasi tayo sa local people. Katulad ng bakery na ating pinalalagyan, ito yung tulungan mo. Marunong ako. Yung mga negosyo dyan sa probinsya, yun ang bigyan mo ng tax breaks. Yun ang bigyan mo ng support. Yun ang i-pave mo na way na tanggalin ang korupsyon para mas madali sa kanilang to do business. We need to put up the steel industry. Sabi ko nga, paano ba unlan? Paano lang hindi mo ma-produce? Ipot ko sa China. We need to produce a large manufacturing base. There was a time when mga panahon, we produced our own crisp t-shirts. Nalala ko may maong dati na local na dito. Sana ngayon, everything is made in China. Tama ba ito? Hindi. We need a mechanized agriculture. Pati mechanized. Ang problema kasi sa Filipino gobyerno, siyempre, gusto mo, simple kasi yung example ko sa industrialization. Produce tayo ng asukal, ibenta natin sa ibang bansa, gawin nila ng tsokolate, ibenta sa atin ang tsokolate mas mahal. Ang ibig ko sa industrialization, why don't we put up a factory that will transform our sugar into chocolate at tayo magbenta ng chocolate? Di ba? It's industrialization. Pag ibenta mo yung asukal mo yung raw at gagawin nila ang chocolate at bibili mo ang chocolate mas mahal, di tayo wala ever. What's wrong with putting up our factory na tayong gagawa ng chocolate? Sabi ng gobyerno, wala tayong pera. May pera tayo. Ayaw lang ng gobyerno kasi sa dito. Mas gusto niya lang gasusin sa mga kalsadang walang katunguhan, sa mga tulay na walang ilog, sa pork barrel, sa korupsyon. Plus of course, lobby ng mga bansang malalaki. Sinasabi ng mga bansang malalaki, huwag na kayo mag-steel industry. Baka malang araw kayo mag-produce ng steel ng electric power. Baka malay namin, baka pati aircon i-produce ko na. Hindi na kayo bibili sa amin. Kasi ayaw rin ng Toyota, Mitsubishi, Montero, kasi kompetensya yun sa kanila. Well, they did that to Korea. Pero sabi ng Korea, no. We will produce our own Kia. Pati lugi si Japan doon sa Korea kasi Kia na Hyundai. Hindi na siya nakakabenta sa Korea. Later on, nagkompetensya pa ang Korea sa kanya dito sa Pilipinas. So natural yun sa mga foreign transnational corporation. Nasabihan ng gobyerno natin, huwag na kayo mag-industrialize. Bili na lang kayo ng car kotse namin. Mag-produce na lang kayo ng asukal. Mag-produce na lang kayo ng abaka, ng copra. Hindi ko kaya dyan. Kaya, ang gobyerno dapat makinig sa suggestions ng mamamayan na mag-industrialize kaysa makinig sa suggestions ng mga malalaking bansa. Huwag na lang tayo mag-industrialize. We should continue producing what they need and that these big countries will just produce what we need, which as I mentioned before, is the recipe for economic poverty. Yan, na-mention niyo ako, Congressman Neri, na makinig dapat ang government sa mamamayan. Pero in what way, in what means, can
the people voice out their concerns. Kasi, di ba, aside from going out on the streets, rallying, di ba, medyo parang hindi yata in favor ang government doon sa mga ganun strategy or style. Ano ba to, open forum ba ang gagawin natin? And who will be the right person to talk to them? Comprehensive, syempre yan. Because the problem is comprehensive. Dapat ang arena natin dyan, syempre, kasama na yung kongreso. Okay. Syempre, mga congressman na progressive na makamamamayan, kasama doon sa pag-push niya sa local issues. Kasama rin, syempre, yung mga then, kasama na rin yung rally sa Mali. And in fact, mas doon tapatago dyan. In fact, doon sila napupush na action pag may kilos na sa kalye. Whether you're talking of it, so one or else two, or you're talking of mga rallies na anti-mining or anti-corruption. Imagine, umatra sila sa pork barrel because of the rallies in the meantime. I mean, if we only discussed it in Congress, it would have taken us forever para umatra sa gobyerno sa pork barrel. We went to the Supreme Court. So, arena. Ibig ko lang sabihin, comprehensive yan. Let's not limit to one group because all are effective in their own way. And together, they will push for reforms sa bahagi ng gobyerno. Okay. And people always say na, eh, wala naman nangyayari. But it takes years. And if we expect na pag nag-isang forum ka lang, something will happen tomorrow, then you're wrong. Pag na-expect tayo na, eh, ilang beses na kayo nangyari lang mong nangyari. So, may nangyayari. Hindi mo lang ramdam initially. Ay, martial law. I mean, it took from 1972 to 1986. But the small protest actions ultimately became bigger. Those in motion. Those in motion, naging na, later on, you know, become bigger. Yung salita mo sa media, yung salita mo sa Kongreso, all of this contributes. So, the effective way to communicate is that. Ngayon, yung bago na wala natin. Anong bago? Social media. I mean, nung panahon ng martial law, wala yan. Ang social media has become a very potent weapon. If only, of course, mabilis-bilis ang internet natin at may access yung tao sa social media, computers. But I think that there will come that time social media will become one, if not large, potent weapon for public advocacy. In any case, kasama ang social media ngayon sa mga forums kung saan pwede mong paliwanagan ng tao sa mga pinupush mo mga advocacy.